So, okay mga paps, ayan, meron lang akong ano, may problema lang ako dito. So, kapag ano kasi, nadadaan ako sa mataas na humps o malalim na lubak, meron akong naririnig na parang kalabog o kaldag sa side na to. Ayan, sa side na to. Okay? So, meron akong suspecha. Ang suspecha ko, yung ano, yung shock mount. Ayan, pakita ko sa inyo, ha. So kung nakikita nyo, medyo mataas na yung shock mount. Hindi naman ibig sabihin nun. Kaya, papakita ko na sa inyo. Ayan ha. Ayan, medyo mataas na yung shock mounting dyan kumpara sa kabila. Ayan. Ayan. Okay. So, hindi naman porket ano. Hindi naman porket mataas na yung shock mount. May kalampag na. Okay. May mga scenario kasi na kahit nagpalit kayo nyan, kahit medyo mataas yung angat nyan, pag pinipit mo ni Bella, umaangat yan, gumagalaw yan. So, hindi ibig sabihin no, na porket mataas to, may kalabog na, meron ng kaldag o magkakaroon na ng lagotok. Depende pa rin sa scenario. Sa akin, ito yung suspecha ko. Yan. So, ito, ano, halos inabot na ng ano, pa 2 years, yung KYB na yan. Ngayon, gagawin natin, i-check ngayon natin yan kung may problema. Okay? So, pakita ko sa inyo mga paps. Ganto. Ipapaliwanag ko lang to sa inyo mga paps. Ito yung ano, ito yung original na shock mounting galing sa Toyota. Ito yung talaga nakakabit diyan, matagal na. So ano, 2 years ago, almost 2 years ago pinalitan ko ng bagong KYB yan. Ito yung sa KYB yan, ito yung nangyari. Tapos ito yung luma, yung pinakaluma-luma talaga yan. Kung makikita nyo, yan. Halos ano na to, na pit-pit na rin pala to. Yan, ito yung KYB na to. Ang side na pinalitan ko, yung side na may angat, yun yung passenger side. Nakita nyo naman kanina kung ano yung gano'ng kataas yung angat niya. Yung angat niya, iba sa driver side. Hindi ko lang kasi napakita sa inyo mga waps, kapag pinipihit yung manibela kasi, normal na umangat yon. Kapag binihit ko yung manibela, yung side na yon, yung side ng passenger side, ang angat niya talaga ay mataas. Siguro umaabot ng almost 1 cm yung angat niya. Ngayon, ito yung suspecha ko na kapag halimbawa nakapihit ang manibela ko, tapos biglang dadaan ako sa humps. Yung sa side na yon, yun yung ano, yung part na kumakaldag. Hindi ko naman sinasabing pangit ang KYB. Ang nangyari lang kasi dito, minsan kasi, syempre, yung nagdi-deliver kami ng ano, nagpi-pick up kami minsan ng ano, ng UK bales, nagkakarga kami. Kaya, hindi talaga maiiwasan na mapipit-pit yan. May time talagang nagkakarga kami doon sa side na yon. Tapos noon, yung daanan namin dito, hindi maganda. Talagang sobrang hindi maganda ang daan dito. So, yun, siguro yun ang dahilan kung bakit talagang medyo napit-pit yung side na yon. Sa side naman ng ano, ng driver side, wala namang problema. Makikita nyo lang sa video, all goods naman. Kaya hindi yun ang ginalaw ko, hindi ko na pinaltan yun. Ngayon, papakita ko sa inyo mga paps yung ano, yung itsura. Kung anong itsura na nung pinaltan ko, makikita nyo halos ano na siya, wala na siyang gap. So, ito mga paps, ayan. Pakita ko sa inyo. Ito yung ano, yung ito yung side ng ano, ng driver side dyan. Nakikita nyo naman, di ba? Tapos nun, ito tayo. So, ayan na yung side na pinaltan ko. Kung mapapansin nyo, ano, lumit na yung ano niya, yung gap niya. Hindi na katulad kanina na sobrang angat niya. Lalo na siguro kapag pinipihit ko yung manibela. Talagang angat na angat yan. So, ito. Pantay yung manibela. Ang gulong ko. Yan. Pantay yung gulong ko. Hindi ko pinipihit yan. Yan. Tapos. Okay. So, ayan siya mga paps. So mga paps, nakita nyo naman ang diferensya kung anong itsura pagkatapos kong paltan yung ano, yung shock mounting. Ayun, ganito. Ulitin ko uli. Hindi ibig sabihin kapag ano, mataas ang angkat noon, tapos bago to, nakabit nyo na, asira yun. Depende pa rin. Tignan nyo kung nagkakos yun ng kalampag. Normal na may angat yon, kahit konti, huwag lang yun sobrang-sobrang angat na. Kapag yon sobrang angat nun,
or lumuwag yung pinaka nut niya rito, tatama yung sa pinaka kaul niyan. Sa pinaka ano, yung wiper kaul, sa ilalim na yung bakal. Kapag dumadaan kayo sa humps, ma-observe nyo, tug, kakaldag yun, tatama yun. Dapat talaga siguraduhin nyo na maayos yung pagkakabinto. Yan, yung pagkakahigpit. Ngayon mga babs dito, ang mga brand, merong KYB, merong RBI. Kung magpapasurvey kayo, ang nirecommend talaga KYB. May mga nagsasabi daw na yung KYB ngayon, parang ano na siya, humina na, madali nang mapipit. Depende sa sitwasyon, depende rin sa paggamit, depende rin sa karga ng sasakyan. Sa kaso ko, piniluwanag ko na kanina kung bakit. Pero syempre, kung ikukumpara mo to sa original, hindi naman ikukumpara yan. Ibang-iba talaga ang quality ng original. Bakit? Tignan nyo to. Etong KYB, almost 2 years. Yan, 2 years. Yan. Tignan nyo yung pit-pit nyan. Eto, tignan mo. Eto yung original na kasa. Yan, galing sa Toyota. Eto, almost, ano, bago ko napalitan, 10 years. So, tignan nyo. Yung pagkakapit-pit nito ng 2 years sa pagkakapit-pit nito ng 10 years. Depende pa rin eh. Depende kasi sa sitwasyon yan eh. Siguro, yung unang owner ng sasakyan, di, ano, hindi nagkakarga. Hindi natin masasabi. Siguro, maganda yung daanan nila. Kaya hindi natin masasabi mga boss, maraming posibilidad. Hindi ako makapagsalita sa ano, sa RBI, pero may nagsasabi na goods daw ang RBI, pero hindi na ako magsasalita mga boss. Bahala na kayo humusga doon. So paano mga boss, hanggang dito na lang yung video na to. Sana itong basic ano na to, video na to, basic tip na to, nakatulong to in case na meron kayong ano, problema dito sa ano nyo, shock mounting nyo. So huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng gantong ano, basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Ano mga paps, hanggang sa muli.